wow, ang lakas ng loob mo, ganun. Ang lakas naman ng loob mo, babae ka tapos nag-e-embalm ka. Di ba nakakatakot? Ito ang kadalasang reaksyon ng mga tao kapag nalalaman nila ang trabaho ni Vixen. Dating funeral coordinator si Vixen. Dito, napapanood niya ang gawain ng mga embalsamador. Naisip niyang parang okay at astig itong trabaho. Kaya after 4 years, napag-desisyonan niyang mag-enroll sa isang embalming school. Ngayon, proud siyang nagtatrabaho bilang embalsamador sa Eternal Gardens. Ano nga ba ang buhay ng isang taga-preserba ng patay? Tara, suriin natin. Bata pa lamang masasabi ni Vixen na hindi siya takot sa patay. Noong una, tinatanong pa siya ng kanyang pamilya kung sigurado ba siya na sa napili niyang karir. Dahil gusto niya ang ginagawa niya, ipinaglaban niya ang pagiging embalsamador. Ano nga ba ang pag-iembalsamo? Ito ang pagpipreserve ng katawan ng namayapa sa pamamagitan ng paglalagay ng special embalming solution. Ginagawa ito para maging suitable for viewing sa burol ang namayapa. Madalas itanong kay Vixen kung tinatanggal ba ang lamang loob sa pag-iembalsamo. Ang sagot dyan? Hindi po, hindi. Ang tinatanggal lang is yung, syempre, arterial. Sa arterial embalming, tatanggalin natin, sa vein, tatanggalin natin yung blood. And then, sa cavity embalming, yung body fluids. Yun lang. In contrast, sa common misconception, hindi ginagalaw ng mga embalsamador ang lamang loob ng namatay. Tinatanggal lang nila ang dugo at pinapalitan ito ng formalin na ginagamit bilang preservative. As expected, hindi madali ang trabaho ng isang embalsamador. Bago sumabak sa ganitong uri ng trabaho, maraming kailangan pag-aralan sa embalming course gaya ng anatomy, physiology, microbiology, at ethics and jurisprudence. Pero wala pa yan sa mismong trabaho. Ayon kay Vixen, totoong nakakapagod ito. Alam mo bang ang pinakamabilis na proseso ng pag-iembalsamo ay umaabot sa 4 hours? Hindi rin mawawala ang pagiging emotionally demanding nito. Hindi biro ang humarap at makipag-usap sa namatayan dahil nandyan ang pagkaawa. Still, worth ito para kay Vixen dahil dito siya nag-grow bilang tao. Nag-grow ako as a person kasi mas lumalakas yung loob ko and then syempre, yun yung work. Yung work, nabubuhay ako dito sa work na to. And then, na ipagmamalaki ko na kaya ko to. Kasi hindi lahat, kahit lalaki, yung iba hindi kaya eh. So, I am proud. Hindi para sa lahat ang pagiging embalsamador. Maraming natatakot. Marami rin nang huhusga sa profesyon nila. Kasi wala namang masama dun eh. Maging proud ka kasi ano yan eh. People tell na ano, you are different and unique. Diba? So be proud. Diba? Ano man ang trabaho mo, be proud. Kakaiba man. Ngunit hindi may kakaila na napakamarangal na trabaho ang pagiging isang embalsamador. Sila ang naghahanda ng namayapa para magkaroon ng maayos na pamamaalam ang mga naiwan nitong mahal sa buhay. Ikaw, anong mensahe mo para sa mga Pilipinong embalsamador? DWIZ Research Report.